Sinabi nitong United Broilers Raisers Association o UBRA, Chairman Gregorio San Diego Jr. na at least, ito ha, tignan ninyo kung gaano karami, 212 million kilos, 200 at 12 milyong kilo ng imported chicken ang dumating sa bansa mula January hanggang July ngayong taon 2022. Ay, ang sabi niya, 24 million kilos ng frozen chicken ay dumating noong Mayo. At 45 million kilos naman ang dumating noong Hunyo. At 38 milyong kilo noong Hulyo. Ito'y first quarter, ano ba ito? Anong quarter yan? Ilang buwan lang yan eh, mga kaibigan eh. Oh, this does not include, hindi pa raw kasama rito, ang smuggled chicken na nakapasok sa bansa dahil wala silang record nito. Siyempre, smuggled eh. Mahirap i-record yung smuggled. Noong nakaraang Sabado, ay bumagsak ng 5 piso at noong Linggo ay bumagsak ng 10 piso. Sipin ninyo, isang araw lang ang pagitan, bagsak 10 piso kagad. Usually, kalimitan daw po ang farm gate price increases sa weekend o araw ng Sabado't Linggo, tumataas pa yan. Ito'y baliktad eh. Sabi ni San Diego, baliktad ho eh. Yung mga poultry raisers o nag-aalaga, nagpapalaki ng manok, ay gumagasto sila ng 112 pesos kada manok. Yan ang gastos. Pag nag-alaga ka ng manok. Oh, at bilang resulta, dahil nga po dito sa pagdagsa ng mga imported na manok at smuggled na manok, ay nalulugi sila ng 10 piso kada kilo dahil sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices. Siyempre, paano nilang ibebenta yung manok sa tamang halaga kung mas mura yung smuggled at imported na manok na pinayagang pumasok dito ng gobyerno. Sa kabila po ng pagbagsak ng farm gate prices, ang retail prices ng chicken o ng manok sa mga wet markets sa palengke, ibig sabihin, ay nananatiling mataas. Oh, mga kaibigan, ang bentahan sa merkado ay sa pagitan ng 158 kada kilo hanggang 200 piso kada kilo. Ang 200 piso kada kilo ay napakataas ikumpara po sa mababang farm gate prices ayon po kay San Diego na tagapangulo nitong UBRA, itong samahan ng mga nag-aalaga ng manok. Base po sa data ng nasabing grupo, yung mga manok ay nakaimbak sa mga accredited cold storage facilities. Kasama rito ang 32.7 milyones na kilo noong August 22 at 38.9 milyong kilos noong August 22. O August 24, 22 at 24 yan.
ito raw, these are the accredited cold storage facilities only and do not include those that have no accreditation. Itong tinutukoy niya na pinag-iimbakan nito pong mga manok na ito, eh, doon lamang sa accredited o yung pinayagan, may pahintulot, pagkilala ng gobyerno. Pero, hindi pa kasama dito yung mga fly-by-night na storage na walang accreditation, mga kaibigan. At merong pagtaas, pagsikad ng bilang, malaking bilang ng imported frozen na pagkain na nagiging sanhi para ang produksyon ay maapektuhan dito sa bansa. Bilang resulta, marami sa mga local raisers o nag-aalaga ng manok ang nag-iisip na itigil na ang kanilang operasyon. Eh, pareho lang yan sa nagtatanim, mga kaibigan. Kapag ka pasok ng pasok ang mga produktong ipinagbabawal ng batas, bali ba yung agricultural products na mga pananim, ha? Mga gulay, ipinagbabawal yan eh. Sapagkat sisirain yan yung ating sariling agrikultura, ha? At yung production natin dito sa sarili nating bansa, papatayin ng mga imported. Sabi nga sa inyo, yung mga imported na yan ay sobra-sobra lang nila. Kumbaga, basura na nila yan eh. Ha? Kaya makakakita ka rito kahit sa gulay eh, yung mga depekto na, may depekto eh. Hindi katulad yung for consumption nila, yun ang magandang klase. Ito, yung mga mabubulok lang ito sa kanila. Mga kaibigan, lahat ng pati unang-una, bawal ipasok eh, yung mga gulay. Katulad ng sibuyas, carrots, etc. Pati munggo. Ha? Oh. Ito, ang sabi nitong grupong ito sa pangunguna ni San Diego, ang bansa ay nag-i-import din ng mga itlog. Ultimo itlog na ika nga ay gagawing sisiw, mga kaibigan, yung mga lilimliman na o yung gagawing manok na mga itlog mula sa Spain. At ang mga ito ay ginagamit din, ha, sa pagkain. Oh, noong July, meron pong at least 3 million hatching eggs, ha, ang in-import. O, yung nangingitlog, ha? Mga kaibigan, o, nangingitlog na mga manok, o, ay ini-import pala yan galing pa sa Spain. O, at yan ay ginagamit din, mga kaibigan, para sa, alam nyo na, di ba yung itlog, eh, ginagawang ano yan, sisiw, tapos, siyang nagiging manok. Oh, ano ba nauna, yung itlog o manok? Pupunta tayo doon, di ba? Oh, nung August, ha? At least 3.6 million naman na hatching eggs ang dumating sa bansa. Oh. Nagbabala itong si San Diego na maraming Pilipino ang mawawalan, ha, ng hanap buhay kung ang farm gate price o ang halaga ng farm gate na bentahan ng manok ay magpapatuloy sa pagbagsak. We are providing employment. Nagbibigay anya kami ng trabaho. Pero kung ang mga local poultry raisers o nag-aalaga ng manok ay titigil ng kanilang operasyon, o yung mga nakadepende
sa poultry production ay mawawalan ng kanilang trabaho. Oh, at sinabi niya na ang Department of Agriculture ang nagbigay ng permit para sa importasyon ng 416 milyong kilos ng mga manok, ha? At ito ay maari pang dumoble. Oh, kanino ba tayo kukuha ng kaalaman kundi sa kanila? Namumuhunan sila eh, nagninegosyo sila katulad nitong kwan, itong mga nag-aalaga ng manok. Aba eh, lugi sila dahil sa importasyon, mas mababang maibebenta. Eh mabuti sana kung mas mababa eh. Napakamahal palang ibinebenta oh. Mga kaibigan, ang manok sa merkado. Mabuti sana kung bababa. Pero magkano lang nilang binili yun? Siyempre mura yung kasi nga, yun ay sobra-sobra na. Na mga, kumbaga surplus nila yun eh. Ha? Sobra sa production lang nila yun eh. Kaya itinatapo na nila sa ibang bansa para pakinabangan kesa itina mo manok darating dito frozen. Mabuti pa yung galing sa Spain, buhay yun eh. Nangingitlog yun eh. Mga kaibigan eh, paiitlogin dito. Oh, para dumami. Eh yung galing sa saan nang gagaling yan? Sa China. Mga frozen chicken. Oh, mga bilasana yan. Ang tagal nang nakakuan yan. Kumbaga, imbalsamado na yan. Yung mga manok. Ha? Na ibinebenta rito, imbalsamadong manok. Oh, ngayon, yan ang dahilan. Sabi nila eh, maraming madi-displace. Maraming magugutom ang ibig sabihin dahil mawawala na sila ng trabaho kapag ha, itinigil na ng mga local producers ang pag-aalaga ng manok kasi wala naman kaming mapapala, ano, luko-luko. Mag-aalaga ka ng manok eh, hindi mo, ibebenta mo ng palugi. Saan kayo nakakita ng buy and sell na, kwan, binili mo yung kotse halimbawa ng 150 mil, bebenta mo ng 80 mil. May ganun bang siraulo na negosyante? Mga kaibigan, common sense yun eh. Sentido common yun eh. Kung malulugi ka, mapapagod ka na, malulugi ka pa, ha, talo ka pa, pati panahon mo, inubos mo, eh wala, mga kaibigan. Luko-luko kang lalabas pag ginawa mo pa yun, ipinagpatuloy mo pa. Yan ang sinasabi natin. Wala na tayong food security. Lahat wala na. At pag nagkaroon ng emergency, ha, na hindi inaasahang pangyayari halimbawa, oh, wala tayong pagkukunan ng pagkain. Ano mangyayari? Eh tayo-tayo dito magpapatayan na para makakain. Kaya itong mga hayop na nagninegosyo, akala nila mabuti yan. Kasi mabuti sa kanila yan, bulag sila nung katotohanan dahil sa pera. Binubulag sila nung pera. Eh, wala akong intindihin yan. Eh, pag nagkagulo yan, sila-sila lang naman ang magugutom, di naman tayo. O, di ba? Diba? At pagka nagkagulo rito sa Pilipinas, eh, marami naman tayo nakatagong pera sa ibang bansa, doon tayo pupunta. Ganyan ang mangyayari. Ang maiiwan dito sino? Tayo. Kasi wala tayo pare-parehong kakayahan na magawa yung kanilang magagawa. May pamasahi ka man, paano ka mabubuhay sa ibang bansa? Di ba? Kung wala ka naman pera. Yan po eh, ang hindi nakikitang katotohanan pagka ang tao ay napapaligira na ng sindikato. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayan, di nyo pa ba nararamdaman yung pagtaas ng halaga ng bilihin? Kaya kinukumpara natin sa inyo yung Prime Minister sa United Kingdom eh. Sipin mo, unang araw niya. Ano'y pinangako niya? Hindi natin papayagan yan. Na tumaas ang halaga ng enerhiya dito sa atin. Para hindi mahirapan ng taong bayan. Oh, yun ang talagang kapakanan. Ang iniisip. Hindi pansarili, hindi salita. Bawal dyan ang salita lang. Diyan, dalawang bagay lang eh. Pwede kang magsalita, pwede kang mangako. Katulad dito. Ganon din yan eh. Pero tayo, hindi nadadala dito sa Republika ng mga walang kadala-dala. Hindi tayo nadadala doon sa mga pinangako. Eh, matay mo mang isipin, hindi magkakatotoo dahil hindi mo nakikita ang ginagawa eh. Oh, ang ginagawa, sino ba may birthday? Punta tayo. Ah, doon. Kakanta tayo doon. Oh, magsasayawan tayo ron. Oh, birthday ko. Ba, imbitahin mo lahat yung mga gunggong na yan at dito tayo. Di ba? Mag-happy-happy tayo dito. Abay, mga kaibigan. Yan pa lang ang nakikita. Oh, wala ba kayong ibang maipapakita? Oh, kaya hindi nila mabanggit na nakapag-uwi dito ng investment na diretsahan, ha? Eh, pledges eh. Oh, para kay si Edgar Mortis niyan. My pledge of love. Mga kaibigan. Oh. Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap